ikinahihiya na sila'y retokada. Si Michelle, ipinagsisigawan pa ito sa buong mundo. Mula sa kanyang ilong, eye bags, cheekbones, pati baba, lahat salamat, Doc! Ang alok nga niya sa mga nagagandahan sa kanyang itsura. Paito, sinyo. Kumpiyansa naman sa kanyang sarili noon, si Michelle. Marami ko na rin namang mga manliligaw, marami na rin lumalapit sa akin, marami nakikipagkaibigan. Ang angking ganda, ginawa niyang puhunan sa kanyang hanap buhay. Simula sa pool talaga, mahilig akong mag-makeup. Hindi ako lumalabas nang hindi ako naka-makeup. Gusto ko lagi akong maganda. So yun talagang hilig ko. Tapos nagtrabaho na ako sa isang salon. Pero ang inaalaga ang mukha noon ni Michelle. Laulaw na ang pisngi, nangingitim ang balat, at namamaga pa. Anong nangyari sa kanyang mukha? Taong 2004, nung may nag-alok daw kay Michelle na magpa-silicone injection sa ilong. Nainganyo lang ako ng mga barkadang ko. Okay naman. Maganda naman yung naging resulta. Para mas lalong tumangos, matapos lang ang isang linggo, muli siyang nagpaturok ng silicone sa ilong. Magkakapira ka dito. Mukha lang puhunan. Go ka na. Naging business partner pa nga ni Michelle ang nagtuturok sa kanya. Kung punta ako ng ibang bansa, kung kuminomodel yung automatic ako, sinasabi ko, take yan, gusto mo. Kukunin ko yung mga number nila, tempre, magkakapera ako doon. Makalipas ang isang taon, bago pumunta ng Brunei para magbakasyon at makapang-engganyo ng mga customer, tinurukan na naman si Michelle ng silicone sa pisngi. Makailang ulit pa niya itong pinaturukan sa iba't ibang pagkakataon para raw ma-retouch. Nagpaturok din siya ng silicone sa baba at 5 beses nagpa-inject sa kanyang eye bags. Suma total ang mukha ni Michelle, 10 beses nang tinurukan nito. May mga nagpapaturok o nagpaparetoke para mabago ang kanilang itsura. Pero si Michelle, nagpa-opera para lang maibalik ang dati niyang mukha. Wala siyang kamalay-malay na sa pinakahuling turok, dun siya madadali. Nung punta ko ng Abu Dhabi, pinapansin siya na may konting line dito sa may eye bag ko. Pagdating ko sa Abu Dhabi, bigla siyang namaga. Mga ilang months yun, napansin ko may lumalabas siyang likido. Ang isip ko kasi noon, itinusok lang din ng karayom. Tapos pinitigaw kong mabuti kaya lumalabas na likido. Ang mukha niya lalong lumala. Hindi na talaga ako dito sa Pilipinas. Kasi napapansin ko na yung mga Pilipina sinasabi na, oy, ba't ganun yung mukha niya? Dati sinasabi, oy, ang ganda mo. Pagdating dito, nagtago na ako. Ano naman ang nangyari sa mga nagturok sa kanya? Hindi na siya nagpakita. Nakatulong naman sila sa akin eh. Hindi naman nila ako ginapos o pinilit. Nagustuhan ko din yun. Nasira na nga yung buhay ko, sisirain ko pa rin yung buhay nila. Sinasabi na, sa Diyos mo na lang. Biyak ako na umiyak. Parang isip ko wala ng pag-asa. Saan ka nagpaturok una? Sa ilong. Hanggang napanood daw ni Michelle ang mga itinampok namin dito sa KMJS. So malambot tong part na to. Ito sa pisngi, matigas. Ay, ito medyo parang nanigas na ng gusto, no? Bukol-bukol talaga eh. Nanunood ako ng Jessica Soho sa 3 BB. Baka may pag-asa pa. Kaya hindi rin kami tumigil. Ang pagka-addict niya sa Retoke, unti-unti na niyang pinagbabayaran. Pag naglalakad nga ako sa kalsada, nasabihan ako, ay, may bundok. Sabi nila na mahalaga daw yung puso mo mabuti kaysa sa mukha mo na maganda. Hindi. Mas importante sa isang babae yung mukha mo maganda. Naranasan ko kasi yung naging maganda ako, pero nung nasira yung mukha ko, sasabihan ka na, pangit-pangit mo, boost kang hayop. Tagal kong nakakulong, ang tagal kong nagtago, nahihiya akong maglakad. Kahit pag nagtatawanan ka, kahit hindi ka pwedeng humarap sa tao, pipilitin mo. Hindi ako pwedeng tumigil kasi may anak akong nag-aaral. Lalong walang mangyayari sa akin kung hindi ako gagalaw.
Meron kasi tayong tinatawag na body dysmorphic disorder. Wala siyang contentment sa nakikita niya sa sarili niya. Hindi siya titigil hanggang hindi sa tingin niya nakukontento siya dun sa itsura. Talagang you have to be extra careful. At the same time, syempre, mga kaibigan or mga relatives na very supportive, dapat talagang magkaroon ng realization na baka mamaya hindi na to nararapat. Nito lang Hunyo, ipinaayos na ni Michelle ang kanyang mukha. Tinanggal ng doktor ang mga in-inject ditong silikon. Pagdating ng Oktubre, inayos naman ang kanyang ilong. Yung case ni ma'am is a silicone oil injections to the face na goes beyond uncontrolled. Sobrang nagsagna talaga yung kanya. Tapos yung body niya nag-react sa oil. So meron na siyang redness. All those injections, bumababa na talaga. Actually, lahat ng mukha niya may injections ng silicone oil eh. Okay, so dinahandaan ko tanggalin yung mga injections na yun para ma-lip. Yung silicone oil, hindi siya tanggap sa amin sa medical community kasi it's foreign body, hindi talaga yung para sa katawan ng tao. No, please. Usually, takes 30 minutes for the nose, 30 minutes for the thread to lift. It will take 7 days healing niya. And then yung pamamaga, it will take mga 2 weeks to 1 month kasi yung age factor na rin sa kanya. Masaya kahit na kinakabahan. Siyempre, masakit yun. Masakit na naman. Pero mas naano sa akin yung matatapos na rin yung paghihirap ko. Okay, ma'am. Ito po yung mga gamot nyo. Ayon kay Dr. Ricardo Quiñones, aabutin pa raw ng ilang sessions bago tuluyang maayos ang mukha ni Michelle. Tanggal pa ng mga konti-konting ano yan, natirang injection. So, probably yun na lang. And then she's happy na naman sa itsura niya noon compared mo before saka ngayon. Kung paayos nila yung mukha nila, dapat dun sa doktor na talagang mapapagkatiwalaan nila. Hindi yung mga doktor-doktoran lang kasi mahirap masira yung kanilang mukha. Bago tuluyang maubos ang lahat ng mga itinurok sa kanya, umaasa si Michelle na sa susunod niyang pagharap, hindi lang bagong mukha ang kanyang ipakikita, kundi isang bagong buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang magiging bagong mukha ni Michelle, sabay-sabay po nating antabayanan. Shook ka rin ba sa istoryang ito? I-tweet sa amin ang sagot gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.